Magandang buhay! Noong 7th century, may isang libingan na natagpuan sa loob ng isang templo sa Caipas State sa timog ng Mexico. At ito ay tinatawag na pulang reyna o Red Queen. Halika, samahan niyo ako at tuklasin ang hiwaga na to. Pero kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, so mag-subscribe ka na at bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video na to. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na video na ina-upload ko. Pinaniniwalaan sa pagitan ng taong 600 AD at 700 AD na tuklasan ang lugar na to na tinatawag na Maya Tomb. Pero sa mapahanggang ngayon ay nanatiling misteryo ang tunay na katauhan ng pulang reyna o Red Queen. At kilala ito sa tawag na lamaka ng mga sinaunang Mayan at sikat ito dahil sa napakataas na pyramid na umaabot ng 90 feet. At tinatawag din ito na ang templo ng inscription at puno ang mga pader nito ng naglalakihang hieroglyphic panel na nagbigay bakas na siya ang daan para matuklasan ang pulang reyna. Ang Palenque o Maya City ay isang naging maimpluwensyang kapitulyo ng mga Mayan sa pamumuno ni Haring Pakal na siya naman ang pinakamakapangyarihang hari. Subalit ang akala ng mga Mayan na ang isang napakasakramentong lugar o ang pangrelyosong gusali ay may nakatagong sikreto sa ilalim nito. Subalit noong 1952, na-discovery ang labi ni Haring Pakal ng mga archaeologists na ang libing sa ilalim ng lupa. At noong 1994, may isa pang misteryosong natagpuan ang archaeologists na may isang nakatagong nakasaradong pasilyo na nasa likod ng bahagi ng pader patungo sa nakasintrong silid nito. Ang pinuno ng mga researcher ay iniisip agad na may napaka-importanting nakatago sa likod ng pader doon. Sa loob nito ay may isang monolithic limestone, sa madaling salita, isang napakatibay na bloke na bato na limestone ng libingan. At napalibutan ng iskultura ng sinaunang tao ang mga bato nito, na wala sino man ang nakakita nito at ito'y umaabot sa napakatagal na panahon. At ito'y pinaniniwalaan na aabot ng 1,000 taon o inistima ng 1,300 years ito. At mayroong pangang natagpuan na 2 kalansay dito. At isa nito ay kalansay ng isang batang lalaki. At ito'y palatandaan na ginawang alay ito. At ang isa namang kalansay ay isang matandang babae na parihong natamo sa isang batang lalaki. At nang binuksan ang mitso o libingan, nakita ang isang matandang babae na tinatayang nasa higit kumulang 50 anyos na ito at nababalutan ng pulang pulbos. Lumabas na yon ay isang napakalakas na lason o sinubar o sa ibang tawag ay mercuric sulfide. Ang mercuric sulfide ay isang uri na ginagamit ng mga gawaing pangsining. Marahil ito ay ginagamit na isang banal na ritual. Ang ritual ay isang pag-aalay at pag-imbalsamo at ginagamit ito ang mercuric sulfide dahil ang kulay nito ay pula at ito ay simbolo ng pagtaas ng araw. At ang bangkay ay meron siyang jade na nakamaskara sa mukha nito. At nakita rin dito nakakunti lang ang sira ng ngipin nito at hindi ito gaanong nagagamit. At nagpahiwatig na siya ay parte ng aristocrats o maharlikang mga tao. Dahil dito, pinangalan ito na Red Queen o Pulang Reyna. Ang mga archaeologists ay nag-isip pa rin bakit ang taong ito ay nakapaimportanting ilibing doon at bakit siya punong-puno ng pulang pulbos at ito ay pinaniwalaang isa siyang reyna na pumunta doon para pakasalan ang Haring Pakal noong taon 626 AD. Maari ding inaalay ito ng hari at sa ngayon ay nanatili siya natawag na Pulang Reyna. At ang lugar na ito na nabanggit
ngayon ay kilala sa tawag na Palenque Park